Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto na muhay, pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Nung mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilistiyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilistiyong iyon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at mga uso ay siya ring nagliligtas sa akin sa Pilistiyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Isinilad sa kanyang supot na pamastol at lumakad upang harapin si Goliat. Si Goliat naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa ulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata, nang makita niyang si David ay musmus, hinamak niya ito at pakot niyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at ang tungkod ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliat sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon.
ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak, ibibigay kanya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipapalupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamain ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito, bagamat wala siyang tabak at patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinuguta ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinasanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupag niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpatugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David, mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang pag-ahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga?
magligtas ng buhay o pumatay. Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kaniyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating sakyapo sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y ipinakita sa Ebanghelyo na si Jesus Nazareno ay tunay na tao. Bagamat siya'y anak ng Diyos, bagamat siya'y Diyos na totoo, siya din ay taong totoo. Kung kaya nga't ang iba't ibang mga damdamin ay pinagdaanan din ni Jesus. Kaya nga siguro siya'y napakalapit sa ating puso sapagkat alam natin na uunawaan niya tayo sapagkat lahat ng pinagdaanan natin maliban sa kasalanan ay pinagdaanan ni Jesus. At sa Ebanghelyo ngayon, dalawang damdamin ang naranasan ni Jesus Nazareno, ang malungkot at magalit. Lahat tayo dito nalungkot at nagalit. Siguro nga po sa sandaling ito, sa mga nagsisimba ngayon, meron ditong nalulungkot. At meron din namang nagagalit. Anong ginagawa natin kung tayo'y nalulungkot at nagagalit? Sinasabi na ang damdamin ay neutral dahil hindi mo mapipigilan ng iyong damdamin. Kung ikaw ay namatayan, normal lang, natural lang na ikaw ay malungkot. Kung ikaw may problema, hindi ka ngingiti agad. Hindi ka magsasaya. Natural lang na malungkot. Kung ikaw ay sinaktan, normal lang na ikaw ay magalit. Hindi mo agad-agad yayakapin yung nanuntok sa'yo. Hindi ka agad ngingiti sa sumampal sa'yo. Normal at neutral ang mga damdamin. Ngunit ang tanong, anong ginagawa natin pagkatapos ng ating damdamin? Sa Ebanghelyo narinig natin nang nakita ni Jesus ang katigasan ng puso ng mga Pariseo. Sapagat alam nila, wala silang hangad kung hindi siluin siya, abangan ng kanyang pagkakamali. Anong ginawa ni Jesus? Pinagaling niya yung taong may tuyong kamay. Kahit nagalit o lungkot ang nasa kanyang puso, hindi ito napigilan upang siya'y gumawa ng mabuti.
Iyon po ang biyayang ipagdasal natin, mga kapatid. Mahirap ipagdasal na huwag kang magalit. Dahil sabi ko nga sa inyo, damdamin ay normal at neutral. Ngunit ang tanong, anong ginagawa natin kapag tayo'y nagalit? Sa lalong pagkakagalit mo, nakakasakit ka ba? Sa lalong pagkagalit mo, hindi mo na ginagawa yung dapat mong gampanin? Sa lalong pagkagalit mo, nagkakasala ka pa ba lalo? Anong ginagawa natin kung tayo nalulungkot? Dahil ba tayo nalulungkot? Nalulun ka sa masamang bisyo? Dahil ba tayo nalungkot? Lalo kang bumigay sa tukso? Nakita natin ang mga Pariseo sa galit nila kay Jesus. At nung nagpagaling si Jesus, lalo silang nagalit. At ano pa ang nangyari? Ano sabi sa huli? Umalis sila, nakipagsabwatan upang ipapatay si Jesus. Lalong nalugmok sila sa masama. Yung galit nila, hinatid pa sila sa lalong masama. Si Jesus nagalit nga, pero yung galit niya, yung lungkot niya, humantong pa sa mabuti. Nagpagaling, tumulong, at natitiyak ko, ipinagdasal pa rin niya yung mga Pariseo na magbagong buhay. Sa pagpapatuloy ng misang ito, ialay natin ngayon sa Panginoon yung mga damdamin natin. Siguro nga yung iba ngayon nalulungkot. Yung iba ngayon nagagalit. Yung iba ngayon inspirado. Yung iba naman desperado. Pero ang tanong, anong gagawin natin sa damdaming ito? Nawa, katulad ni Jesus sa Sareno, anuman ang ating damdamin, tayo pa rin ay mapalapit sa Kanya. Tayo pa rin ay tumulad sa Kanya. Tayo pa rin ay maging daan ng kabutihan, paggaling at buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayo makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang, pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkaluban sila ng Panginoon ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Diyos,
inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkagamit naming ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang apuna, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bongga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag nawang pababayang masiphayo. Ikaw ang buktong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag nawang pahintulutang mabighanib ng panandalian at wag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio Abad. Noong sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa. At maraming salamat po sa tulong nyo sa simbahan. Sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapaayos, paglinis, at paggawa ng ating simbahan. Sana po mas marami pa po ang tumulong para maging magandang tahanan talaga ito ng ating mahal na pong Jesus Nazareno.
At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Hindi dahilan ang ating nararamdaman upang hindi tayo gumawa ng mabuti. Ipinakita sa atin ni Jesus sa Nazareno na anuman ang pinagdadaanan, maaari pa ring magbigay buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus na Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.